Ang pag-Israel, bayaan sa inyong kanyang
Anda. Anggap ujung nombros, ayo dikupas. Ang lakas ng poon, ang pagdulo na ating tagumpay sa pagkibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw, magbubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na pagkong. Araw ay may kapal, mabayang tayo magkibaka. Ang patong na kami, nagnangagta kayo ng hirahang bahay. Sa lahat ng baboy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Para may nangagpapal, mabayang tayo magkibaka. Ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paalsa ng kawiling libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat na inandog na ang ating kordero pang Paskwal, si Kristo. Kaya pinagtiwag natin ang Paskwal, ngunit hindi sa pamamagitan ng pinatay ng mismong ang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng pinatay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga kayong dito at ang mga kayong ibinanin sa ulo.
hindi ito kasama sa mga tayong dito, kundi himalay na nakatiklog sa isang tabi. Pumasok din na naman sa unang-unang dumating at nakita niya ito at siya'y niniwala. Hindi pa nila unawaan ang nasasakal sa kasalanan na kailangan muli mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Magandang umaga po sa lahat. At sabay-sabay natin maging ang bawat isa. Happy Easter po. Marapakan natin ang Panginoon. Ano ba ang Easter Sunday? Ang Easter Sunday ay ang tinatawag na the greatest mass, no? Ang ating simbahan. Bakit? Dahil sa lindong ito, nabuhay niya ang Panginoon. Kaya kagabi, kung nag-feature kayo, tinatawag yun the great Paschal feast. Bakit? Dahil kagabi, sinalubong ng simbahan sa buong mundo ang pagkabuhay ng Diyos. At hindi nasayang ang ating mananampalataya pagkat tinupad ng Diyos na sa kanyang after 3 days mabubuhay siya at doon na confirm na ating mananampalataya ay totoo, the truth of our faith. Kaya mapapansin niyo ngayong umaga, na-witness natin ang salubong. Ang salubong, it is a apocryphal tradition mula noon pa na dinala ng mga Espanyol sa atin at tinatawag nila itong encuentro. Sa mga Bisaya, tinatawag nila sugat, no? At dito sa lubong. Bakit? It is believed that on the dawn nung namatay, nung nabuhay si Jesus, nagkita sila ni Mama Mary. At nung nakita ni Mama Mary ang kanyang anak, tinanggal ang belo ng kalungkutan, belo ng mga tao ng ating kasalanan, the veil of darkness and the veil of our weaknesses. Kasi sinasabi ng Diyos, kahit makasalanan tayo, kahit marami tayong pinagagawang masama ng past natin, kahit marami tayong kapalpakan sa buhay at mga pagkakamali at pagkukulang sa isa't isa, ang Diyos ang nagkaperfecto at nagmamahal sa atin. Kaya sa buhay natin, remember this, hindi kailangan perfect ang lahat para may lugar ang grasya, where there is place for grace. Mapapansin niyo sa buhay ninyo, kung saan may kulang, ang Diyos na provide. God will provide in your life. Kung saan, at we are at the rock bottom, mahirap na dahil maraming problema sa love life. No? Hindi faithful, nakapili ka na hindi ikaw ang priority. Pinagpalit ka sa iba, ginost ka ng kachat mo sa Facebook. No? Maganda ang pinagpalit. No? Kahit marami ng problema, financial, trabaho, sa pamilya, sa sarili, health, even psychological problem, alam ko, may mga kasama tayo dito, siguro, almost they gave up sa buhay nila ng pandemic. Pero papansin ninyo ang Diyos kasama natin. Kaya ang mga pagbasa natin, it reminds us, number one, life can always begin again. Kung may sadness noong Good Friday, mayroon pa rin kaluwalhatian at aleluya ngayong Sunday. Makakabangon ka rin. At tandaan ninyo ito, para sa araw, kikiligin din kayo ng sarili niyong love story. No? Sabi ni Father Noel na kasama ko. Diba? Pangalawa, since life can begin again, mag-uwi niyo sa bahay niyo. Kung mayroon kayong hatred sa puso niyo, kung mayroon kayong hinanakit, mayroon kayong nagawang kasalanan din at pagtataksil, mag-sorry kayo at magpatawaran kayo. Because life can begin again. Pwede mag-restart. Pwede mag-reboot. Pwede magbango ang tao. Kaya kung mayroon kayong tao na judge na ninyo, na place na ninyo sa box, isipin ninyo na tayo rin pinagalan tayo. Minsan, minamaliit tayo, dinidiscredit tayo,
Minsan, ang tingin ng ibang tao, napakasama na natin dahil lang sa isang pagkakamali. Sabi ng isang writer, kahit 99 ang gawin mong mabuti sa isang tao, ang isang mali mo ay ang kanyang maalala parate. In your logo, tell one another, life can begin again. I forgive you. Bakit kaya? Kasi marunong tayong magpakumbaba. Alam niyo sa gospel natin, si St. John ang pinakabata sa mga apostoles, pero nauna siyang tumakbo kasi mahal na mahal niya ang Diyos. At kahit bata siya, mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa San Pedro. Pero pagpasok niya sa tomb, anong ginawa ni St. John? Naghintay siya kay San Pedro at si San Pedro ang kanyang pinauna. Yan ang tunay na pagpakumbaba. Yung inuuna natin muna ang iba bago ang sarili. Kasi ngayong panahon, tinuturuan tayo na self-love, self-care, ako muna. Diba? Kung inisip ng Diyos na siya muna, hindi sana hindi na siya nagpapako sa Diyos. Kung inisip niya na, Diyos naman ako, isang ganun lang, pwede ko nang masave ito lahat. Hindi. But we have a God who is humble enough to give us chances na kahit for the many times naging unfaithful tayo sa Diyos, nandiyan siya parating para sa higit tayo, palayain tayo at patawarin tayo. Kaya mapapansin ninyo in every sacrament na ina-attend nyo, parating may healing. Bakit? Number two yan. Because God gives us chances. Diba? Sabi nga nila, love is sweeter in the second time around. No? Sabi ni Father Noel, love is sweet when it's new, but seems sweeter when it's true, but sweetest when it's new. Ang sweet naman, no? Totoo ba yan? Love is sweet, no? Para sa iba, pagmamahal, may sumapain. Pero pag totoo, makalis na makalis. When you go home, give chances to one another. Sabi nga ni Pasha, di ba? So one more chance. Kasi alam ko, gusto ko na sana ako na lang ulit. Ay, sabi ni Lord ngayon, sana dahil Pasko ng pagkabuhay ako na ulit, huwag kayong mga kasalanan natin, mga paborito at mga sekretong kasalanan inuulit-ulit at tinatago natin kasi nakakaya. Sabi ni Lord, sana ako ulit, huwag kayong kapit. Ay, tinamaan. Pero totoo, dahil Pasko ng pagkabuhay, we have chances. Sana ang Diyos ulit, hindi ang bisyo. Sana ang Diyos ulit, hindi ang comfort, ang pera, ang power, ang prestige, ang looks. Kaya mapapansin ninyo, pag pinipili natin ang Diyos, nagbibigay tayo ng oras sa Kanya. Diba? Kaya ngayon, nandito tayo, kahit mainit, kahit medyo early pa tayo nagpunta dito, dahil binibigyan natin ang Diyos, dahil mahal natin. Ganun yan pag nagmamahal tayo. Nagbibigay tayo ng oras, no? Sabi nga ng isa, no, ng ating pianist, hindi mo naman kailangan ng relo, kaya mo naman ibigay lahat ng oras ko sa'yo. O, diba? Kaya mo magbigay ng oras para sa Diyos? Ang ina naman, no, aleluya, buhay ng Panginoon, hindi na tayo Good Friday. Kaya mo magbigay ng oras sa Diyos? Chances. Bakit kaya kailangan natin ang patawad? Because we all deserve love. Tayo lahat ay deserve na mahalin dahil tayo ay nagmamahal. Kaya sabihan mo ang katabi mo, you deserve love. You deserve me, not you deserve love. You deserve me. Alam niyo ang Diyos? Bakit for the many times na naging unfaithful ang mga Israelita, binabalikan niya? Because the Israelites, his chosen people, deserves love. Si tatay na halos makumak sa katatrabaho. Kahit medyo minyan at medyo hindi nakakatupad sa gusto niya, daddy, tatay, or papa deserves love. Si nanay, na nagtatrabaho, humigising para lang may makain at ipag-aaral tayo, Mama, Nanay,
mommy deserves love. Pero minsan, bakit hindi natin pinapakinggan at binibigyan ng oras? Bakit minsan nakapagsalita pa tayo ng mapait, mabibigat at masasakit? Magmahalan kayo sa isa't isa. Ang mga anak ninyo, kahit minsan hindi nyo maintindihan, that boy, that girl deserves love. May bakit kasi rin pala ko ngayon na mahirap na maintindihan, no? May kwento noon si Father Noel, nung hindi parang pandemic, may mga beauty contests noon, no? Tapos may nanonood daw, pagtingin niya, ang ganda-ganda, sabi niya sa kapatid niya, napakaganda naman ang candidate na to. Sobrang ganda. Sabi naman kapatid niya, ay, sir, hindi yan, hindi babae yan, lalaki yan, no? At talaga ba? No, minsan hindi nga natin alam, no? Ang sabi niya, ah. Kasi bakit? Minsan hindi natin minsan may hihihan ang panahon. May bata doon, no? Sabi niya, Dad, tingnan mo yung drawing ko, no? Drawing ko, no? Anong tawag dito? Ganun-ganun ang drawing mo. Sabi ng tatay niya, ano bang drawing mo ito, no? Ba't ka nag-drawing ng munggoy, no? Sabi ng anak, ay, hindi ko mo yan. Eh, ano to? Ikaw yan, no? Hindi naiintindihan. Pero kahit tingnan natin naiintindihan ang isa't isa, dapat hindi natin iiwan. Because we all deserve love. Kaya kahit there is hurt in the family, kahit there is pain and there are sufferings and tribulation, give chances because we all deserve love. Kung nagkamali sa'yo ang kapatid mo, anong sabi ko nung humili ko kagabi, sabihin mo, it will change my love for you, no? Sa favorite song ni Father Noel, nothing's gonna change my love for you, diba? Sabihin niyo ang katabi niyo, nothing's gonna change my love for you. Totoo yan, kasi ang Diyos, araw-araw, oras-oras, no? Sinasabi niya sa atin, na kahit ano maman, mabubuhay ako para ikaw ay buhayin ko. Because nothing's gonna change my love for you. Amen? Amen. Kasi tayo po tayo lahat. Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya. Sa isang anak ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo, na ipinanak ni Santa Maria ng Berhen, pinako sa krus na matay ang inibig, muli nabuhay at nalulog sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabalag, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay ng namamatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na mapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating makasalanan noong maraming kumikisilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalangin tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo po, ating pong panalangin ng Diyos. Ibabawan mo kami, Ama, sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Ang ating itutugon,
Din, Panginoon, linggin mo kami. Panginoon, linggin mo kami. Kaligdanawa ng mga tinungo ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan na may takot sa Diyos, tunay ng dasalin sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo kami. Tulungan mo kami pangalagaan ang kapaligiran at dikasyaman. Hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alamalang din sa susunod na sa aming dami. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo kami. Itakoy nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at ang buhay muli bilang na tunay na anak mo, Ama namin Diyos. Manalangin tayo. Sa iyong sandali ng kaliligan, aming ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan pagkakit ng ating pagsariling kaliligan. Ama namin, mapagmahal, ipupuso sa amin ang masagalang buhay ng pagtatagumpay sa mga kayan ng iyong anak, na nabubuhay at nagkakaroon kasama mo ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen.
Tulungan ng mga paloob ng upang para sa aming maging katawan at tulog ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging nandun, hinawakan niya ang hinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghalihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis, huwi kanyang pinasalaman. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at hindi. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang ibang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbuni na ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay makamalis sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pagkamatay at muling magkabuhay, ang pag-alala ng pagkamatay at muling magkabuhay ng Himalayan. Kaya iaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ay kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagalingan mo ang simbahan, kagaya sa utipin, kususin mo kami sa pamili, ay sa Ignatius ko na sa Papa at narunay ko namin ng Obispo at ang kanyang mga kariyan. Tanayin mo nila ako ang kanyang inay, may pagkasasigay mo yung mabubuhay. Kaibigin na ang mga kataw, awan mo sila patuloy sa panunaran, awan mo kung ito ang tanggahan, makasal sa iyong buhay na malamakas. Ay sa ang mga tayo maria na ina ng Diyos, isa ang Jose at ang Maria, ay sa ang mga apostol at ang mga kataw, pinagpunay ko sa naibig na may kalabuduloy sa iyo. May pag-iwan na marahin, ang pagbubuhay sa iyo at ang alam mo sa pamamagitan ng mga na aming Panginoon Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng Cristo, Amen.
sa kasalanan at ilayaw sa lahat ng kamangmangan. Sa mga ng aming pinanatutan, tanggapin ang araw ng pagpapayag ng kapagligtas namin sa Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapamilihan at ang kapamilihan ng Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalawan mo kami ng kapayapaan at pagkakasalayon sa iyong baluhan, kasama ng Espiritu Santo, magpasamalatutan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Magbigay ang tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ispiritu Santo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristo ang ating Panginoon ng Kordero ng Diyos. Ikaw nag-aalis ang pamasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang kinagayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako para paglapas ng mga patuloy sa inyo. Ngunit isa ang salita na ang kailangan din na ako. Sinabalan ba ang Amen.